tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga kasalanan ay ating pagsisihan upang ang pag-aalay natin ng banal na misang ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Alalahanin natin ngayon ay October 13. Ito ang huling araw ng pagpapakita ng ating mahal na ina ng Fatima doon sa mga bata at yung tinatawag na Miracle of the Sun. Kung paanong parang bumubulusok ang araw dito sa mundo. At ang panawagan ng ating mahal na ina na tayo ay magbagong loob upang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isanasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matuwas at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdote, naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay.
kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan, yaong mga hentil at mga balakyot, alaala nila na sa balat ng lupay pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahalan niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayain ni Jesus ang isang demonyo ng gilala sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalagang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila,
Babagsak ang bawat kahariyang nakanahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay doon. Kung maging magsiksi sa Satanas laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay sa inyo mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganibang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ang isang taong higit na malakas, sasamsamin ito mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at nagaanap ng magpapaingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niya ang malinis na ang bahay na at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 espiritong masasama ay sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nais na magpasalamat sa Diyos. Nakakakyat uli ako dito ngayon sa pulpito. At mas nakikita ko kayong mabuti. Akala ko po hindi na ako makakalakad. Pero dahil sa biyaya ng pong Jesus Nazareno at sa tulong din ng aking mga therapist, eto na naman tayo. Malakas na naman. Salamat sa Diyos. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ay nagpalayas ng demonyo. Ngunit, ano reaksyon? Sa halip na matuwa ang lahat, may mga nagsabing, gawa yan ng prinsipe ng mga demonyo. Kanya niya na palayas yan eh. May mga taong sa kabila ng kabutihan, sa kabila ng pagdating ng pag-aari ng Diyos, ay nagmamatigas ng kanilang puso. Yan po ang kuntawagin ni Pope Francis, corruption. Iba yung tayo nagkakasala, nagkakamali. Ngunit alam niyang ang ginagawa niya ay pagkakamali. Inaamin niya. Marahil hindi pa siya nagsisisi. Ngunit tinatanggap niya na masama. Ngunit may mga tao naman gumagawa na ng masama. Ayaw pang aminin masama ang ginagawa nila. Sa halip, pinagtatanggol at nagmamatigas pa at ayaw tanggapin ang kanilang pagkakamali. Ganyan ang nangyari
dito sa mga kritiko ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga tandang mahirap nang itanggi, umaayaw pa rin sila. Nagahanap pa ng ibang mga tanda. Ano pa ba naman ang gagawin niya? Napakarami ng milagro. Nagpagaling na ng mga may sakit. Bumuhay na ng mga patay. Ngayon nagpapalayas ng demonyo. Bigyan mo pa kami ng tanda. Ano ba naman? Ngunit ganyan po ang mga nagmamatigas. At kahit na po ngayon, hindi po ba? Yung mga nagkakamali, nangungurakot, sabi nila, ano? Kami? May kasalanan? Mahiya naman kayo. Kami? Kayo lang nagbibintang kayo. Hindi kayo makabayan kung kayo ay naghihinala sa mga ginagawa ko. Nako! Sila pa ang malalakas ang loob na parang ikaw pang dinuduro. Samantalang ikaw na nga gumagawa ng masama't nagpapaalaala. Ganyan po, mga mahal kong kapatid. Sabi ko na sa inyo, sa araw na ito, ang huling pananawagan ng ating mahal na ina, magbalik loob kayo sa aking anak. Hari nawa, huwag na tayong magmatigas ang puso. At sabihin na natin sa Panginoon, Panginoon, ako'y nagkasala. Baguhin mo ako. Patawarin mo ako. Pagalingin mo ako. Lord, ikaw, mabuting talaga. Papasukin na sana kita sa aking puso. Nangako rin maging mabuting katulad mo. At ang Panginoon naman po nagbibigay ng babala sa bandang huli. Pag bumuti ka na, huwag mo nang babalikan yung ginawa mong masama. Huwag na. Ito po hindi chismis, ano po. Totoo po ito, pero hindi ko nababanggitin sa inyo kung sino to. Merong isang pare, nagsabi niya, kasama-sama niya yung mga ibang mga paring kaibigan niya. Minsan nagbi-beer house sila, nako. Mali ang ginagawa. Eh, nung nangyari, inappoint siya ng obispo. Ikaw ang magiging kinatawan ko sa mga pare. Nako! Nung maging kinatawan na siya, nagbago. At pagkatapos, nung niyayaya siya, halika doon sa dati. Sabi niya, ayoko na. Oh, bakit dati kasama ka namin ha? Oo, dati yun. Ngunit ngayon, alam ko na, mali kayo ang magbago. Ayan ang dapat. Minsang nagbago, patuloy ang pagbabago. Amen? Iwan ang masama, harapin ang mabuti. Amen? Tanggapin ang pong Jesus Nazareno sa ating mga puso. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, maawain ang Diyos at nais na tayo'y baguhin. Pasakop tayo sa Kanya at sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon
at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ang wagas sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gitsimani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay lalarawan ang kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang magkaroon ng kapayapaang muli sa Israel at maligtas ang ating mga kababayan sa sakuna at kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Aming Amang Diyos, nananalig kami, nadidinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito
na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo.
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinaalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tunghayaan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po niyong kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubwagal sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno.
hilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ito'y kasama ko. Ang sama ko sa'y pakinggan mo nang mapo announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang manamayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay at sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalay kay lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo na magbalik loob sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba.